Disclaimer, itong tutorial na tinutukoy ko ay ang paggawa ng animation sa CapCut. So, ang paggawa ng cartoons ang tinutukoy ko, okay? Alam ko ang CapCut ay intended para sa video editing. Dito, animation software. Maintindihan mo lang ito kung tinapos mo ang video. And without further ado, let's begin! Quick introduction, ano nga ba ang CapCut? Ang CapCut ay isang video editing software available sa mobile devices na intended sa panggawa ng TikTok videos. Ang nagustuhan ko sa CapCut ay wala itong watermark. Ito ay completely free. Isa pang nagustuhan ko dito, ito ay madali lamang gamitin. At ang paborito ko pa dito, ang animations ay maangas na nakaka-attract sa manonood ang videos mo. Itong tutorial na ito ay mahati sa apat na basics na cartoon animation na madali ninyong maintindihan. Simulan na natin sa background. So sa background ng animation mo, ito ay madali lang ilagay sa CapCut. So kung itinatanong nyo sa akin paano gumawa ng sariling background sa animation, ay walang rule sa paggawa ng drawing. Ikaw bahala kung gusto nyo sa color, by PixArt, Invispaint, o sa computer na GIMP or other painting software. Ikaw bahala, bros. Bros, nandito na tayo sa CapCut. Ito yung interface niya, naka-vertical. So, punta tayo sa new project. Then, kukuha ka kung anong gusto mong background. Hahanap tayo ng background para sa iyong animation. So, punta na tayo dito kung saan nasaan ang iyong asset. So, punta tayo sa re-edited parkotter. Tapos, nandito na ang iyong background. Tapos ito, pipili ka ng iyong background. Pipili ka kung anong kung gusto mo, multiple. Yan. Tapos, add. Ito na yung mga background na yung animation. Kung gusto pa magdagdag, magdagdag pa tayo. Dito pa, pindutin mo ng plus to no? Tapos magdagdag pa tayo ng isa pang background. Download, then itong background na tinutukoy ko. Add. Ganun lang magdagdag ng mga backgrounds sa iyong animation. So guys, ganito lang 'yon, ganito lang siya kadali. Kung gusto mo ilipat yung mga background para sa iyong animation, ilipat mo kung saan mo gusto. Katulad ng ganito. At kung gusto mong taasan o babaan yung ano, yung duration ng iyong background, pindutin mo lang tong ano na to para mapahaba mo siya o mapaiksi. At kung gusto mo lagyan ng transition, ganito yung lalagay mo. Yan, di ba? Kung gusto mong ganyan, kung anong gusto mong transition sa iyong background. Kung ano yung duration, kung gaano kahaba yung transition niya, ito yung duration niya. Tapos, pwede naman i-apply to all para lahat na ng clips, ganyan ang transition. Ayan mo. Okay? Diba? Okay. So, ganyan naman, bros. Ganyan yung problema. Kung ganyan. Babaguhin natin ang kanyang kungyari ang animation mo ay 4x4. Go to format. Then 1x1. Tapos kung gusto mo i-resize, ganyan. Ganun lang ang paggawa ng iyong background. I-resize mo. Yan. So ganun lang bros ang paggawa ng iyong background para sa iyong animation. Ang pangalawang ilalagayin mo ay ang audio at music. So ang audio, kung gusto nyo maalis ang background noise at going better ang voice mo, pakinood na lang ang tutorial ko para dyan sa cards above or sa description below. Okay guys, ang ngayon maglalagay tayo ng audio. Pwede mong pindutin dito sa audio malapit sa background o pindutin natin tong audio na nandito sa choices. Ito, audio. So, pumukuha tayo ng sounds. Kung gusto mo kumuha ng sounds, pwede kang mag-voice over. Yan. Pero, pwede rin hindi.
So, kukuha na lang tayo ng sounds sa ating gallery. Dito, pwede kang kumuha ng extracted sa ayon sa iyong video o from device. So, kukuha tayo dito ng device. Itong video na to. Plus, then ito na lang mo kuha ang iyong audio para sa iyong animation. So, yo bros, itong video. Replay mo lang, tapos kung gusto mo i-cut, pwede mong i-split. Yan. Tapos itapon, kung gusto mong itapon. Delete. O kaya kung gusto mong pahabain ulit, kung gusto mong bahala ka sa buhay mo. Ganon din yung ano. Kung gusto mong sa animation mo, kung gusto mong mag-extract, kuha tayo ng extract example, extracted. Tapos kukuha tayo ng video. Ito, ma-extract ang ano niya, audio niya. So ito yung audio, ito yung video niya. So, yan yung ma-extract na audio sa iyong animation. So ganun din, lipat-lipat din. Kung gusto mo ilipat ng audio para sa iyong animation, lipat-lipat mo lang kung saan mo gusto. Ganun lang din. Punta naman tayo sa next step. So sa music, pwede ka naman kumuha ng naka-built-in sa CapCut. At kung gusto mo sa labas, si Rod TV na ang bahalang magpaliwanag sa inyo. Okay? Layers and animation. So itong layers na example sa video ito ay ang mga cartoons. Mayroong animation poses as asset sa iyong animation. Again, walang role sa paggawa ng animation. Kung gusto mo, sa color by PixArt, Ibis Paint, GIP, and etc. Kung gusto mo, kahit drawing pa sa papel, pakitingnan na lang sa cards above or sa description below. So, maglalagay naman tayo ng layers sa iyong animation. So, pinutin natin to. Sa ano na to? Pinutin mo yung back sa search ano sa icon banda back na to. Tapos piliin mo kung saan over, kung saan lagyan mo ng gustong ano layer, gusto mong lagyan ng layer, then overlay dito sa ano na to, pick overlay, then maglagay tayo ng overlay dito sa ano natin. So ito re-edited per quarter. Tapos ito. Tapos, pwede mong palakihin o paliitin. Ikaw bahala, bros. Ganyan, lalagay ko siya dyan. Tapos, ano, kakat natin. Panda. Cut natin, split. Tapos, basura. Then, dagdag pa tayo ng isa pang overlay na nagsabi siya ng yo. Yan. Yan. O, diba? Makakagawa na siya ng animation. Bros, itong video. Yan. Yo, bros, itong video na to ay related sa school. Or... okay. So, lagyan natin ng animation. Tapos, in. Tapos, kung anong gusto mong animation. Yan. Maano naman yan. Diba? Para talaga siyang gumagalaw. So, ito yung lalagay ko. Ito yung gusto kong ilagay. Ayan. Gusto ko lang babaan siya ng, ano, 1 millisecond. Ayan. So, ito. Yo, bros! Itong video na to ay related sa school. Alright? So, yun lang paggawa ng layers. Ang paglalagay ng text, ito yung topographic effect sa iyong animation. Nilalagay ko ito para iparating sa audience ang nais mo sabihin na madaling nilang maiintindihan. Bros, let's say maglalagay tayo ng text para sa iyong animation. So, gagawin mo lang ay back. Tapos, ito lahat ng nagawa mong ano. Imbis na ipindot ka sa bawat isa dito, ang gagawin mo na lang ay back ulit. Tapos ilagay mo, ipili ka dito sa text. Yan.
Tapos mag-a-add ka ng text kung saan gusto mong lagyan ng text. So, dito ko gustong lagyan ng text kung saan yung tinuro niya. Then, add text. Ayan. Lalagay ko school. Tapos, kung ano yung laptop natin to, kung ano yung style niya, kung black ba siya, kung anong gusto mong kulay. Pwede mo rin lagyan ng kung ano yung font design niya, kung anong gusto mong font. Ito yung paborito ko, postmodern. Then ito, ganun din, pwede mo siyang palakihin o paliitin, o kaya ma-place siya kung saan mo gusto. Ganun ulit, pwede mong i-edit kung anong gusto mong anong gusto mong sabihin. Then check. Ganun din bros, pwede mo siyang lagyan ng animation. Ganun ulit, animation, kung anong gusto mong animation sa para sa kanya, para sa iyong animation. Yan, ngayon itong napili ko, then check. At kahit anong gusto mo guys na gawin. So ito na yung kinalabasan. Ito na to, ay related sa school, alright? Kaya ilalagay ko. Okay. So yun lang bros, kung nahihirapan ka, pagtiyagaan mo lang, matututo ka din. Kung nagustuhan niyo yung video, please like and subscribe. Gagawa pa ako ng CapCut tutorial. And see you in the next video.